Gusto mo bang ikaw lamang ang mamahalin ng iyong partner at hanap-hanapin kanya lagi? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. At sa araw na ito ay isa na namang video ang ating ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo. Dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And ngayon, shoutout ko muna ang mga nagpapa-shoutout. Sila ni Sis, Milita, Consignado, and Mel Rondaula from Caluag, Quezon, Maricel Amar from Bahrain, Faye Joy Asikia, Alice Sotel from Bahrain, and last si Sis Lynn Fernandez from Abu Dhabi. And ngayon guys, ituturo natin sa inyo paano na tayo lamang ang mamahalin at laging hanap-hanapin ng ating karelasyon. Napakasimple lamang at maraming pamamaraan habang hindi pa nagluluko ang ating karelasyon ay gawa na natin ang paraan upang hindi nila maisip o magawang mga liwa sa atin o humanap ng iba dahil nasa malayo tayo. Ito ang ating spell ngayon. Pwede ito sa mga LDR. And syempre, lagi naman talaga akong ang mga tinuturo ko talaga kadalasan sa inyo na mga spell is para talaga sa mga LDR dahil napakahirap ang relasyon sa isang LDR na hindi mo nalalaman kung ano ang ginagawa ng iyong partner. Tapos ang maraming, alam ko na maraming gumugulo sa iyong isipan, baka sabihin mo na mayroong ibang kasamang babae or ibang kasamang lalaki, hindi mo alam ang ginagawa ng iyong partner. Gawa natin ng paraan upang hindi nila magawa o maging kampante tayo sa ating sarili na hindi magawang mga liwa ng ating karelasyon. Habang okay pa tayo, gawa na natin ng spell upang mapigilan natin kung ano man ang binabalak ng ating mga partner. Pigilan natin upang hindi natin maranasan ang masaktan tulad ng iba na dumanas muna ng mga matinding sakit, depress, stress. Niranas muna bago gumawa ng spell dahil gusto pabalikin ang mga ex dahil nagluko ito, hindi kayang mawala dahil mahal na mahal natin. Gano'n naman talaga kapag mahal natin ang isang tao, kailangan hindi natin kayang mawala o hindi talaga natin hinahayaang mawala. Pero kaya't ikaw, kung isa ka sa mga gustong hindi kaya mawala ang iyong partner sa iyo, gawan mo na ng spell upang hindi mo maranas ang dinanas ng iba. Kahit okay naman kayo, ay gawin mo lang para mapigilan nga ang ano, para hindi makuhang magluko ng iyong partner sa iyo. Ito pala ay pwede sa mga babae to babae, lalaki to lalaki, and ayun, sa LDR. And kailangan mo lang talaga maniwala, no? Dahil yung iba, nagsasabi bakit daw one week na wala pa rin talab o hindi pa rin nila nararamdaman. Nakadepende kasi yan ang talab. Ang spell kasi natin, kapag ikaw ay nasa focus, nag-concentrate ka sa paggawa, tapos buo talaga ang iyong paniniwala, yung walang kahit kunting katanungan sa iyong isipan na tatalab kaya ito sa iyo. Ayun, mabilis yan tumalab. Yung iba is, kailangan na, yung iba, nakikita ninyo yung iba is oras lamang or minutes lang tumatalab na. Nakadepende kasi ang talab ng ating spell, nakadepende yun sa iyong sarili, sa iyong paggawa, hindi sa akin. Nakadepende yan sa pag-focus, sa kung kaano mo siya kagusto na gawin. Kaya ang talab, nakadepende yan, merong minutes lang na paggawa mo pa lamang ay tumalab ka agad. Kumbaga tumalab ka agad, merong aras, merong araw, merong week, meron ding buwan na hindi mo, halimbawa ay
di ba na ano ka na, parang nawalan ka na ng pag-asa na tumalab. Ayun, tapos gumagawa ka ng ilang buwan na. Ang dami mo nang ginawa ng spell ng ilang buwan. Tapos tinigilan mo dahil parang naano ka na nga na hindi to tatalab sa akin. Pero magugulat ka na lang na late pala. Na late pala yung talab. Nagugulat ka na lang, bigla na lang nagparamdam yung target mo sa iyo. Ayun, tumalab na yun. Kasi nakadepende yan. Meron talagang matagal na tumalab. And huwag kayong mag-focus talaga sa iisang ritual lamang. Dahil hindi lahat ng ritual ay tatalab sa iyo. Meron talagang ritual na para talaga sa iyo. And pwede ka magsabay-sabay. Like ngayon is Friday. Pwede ka magsabay-sabay. Ay, ngayon Tuesday. Pwede mo pagsabayin ang dalawang ritual or tatlong ritual basta nakafocus ka, kaya mo i-concentrate yung sarili mo na gagawa ng maraming ritual. And ayun, ano nga ba ang kailangan natin ng materials para magawa natin ito? Ang kailangan lang natin is baso na merong tubig na malinis, and kailangan din natin ng puting papel, at syempre, hindi mawala-wala ang blockbuster natin na isa ang napaka-epektibo na nagpapatupad ng mga kahilingan natin, and ayun, panulat ng kahit anong kulay na panulat. And kailangan din natin ng asin. And ngayon, ano nga ba ang ating gagawin dito? Napakasimple lamang. Ang gagawin mo lamang is isulat mo sa papel ang pangalan at apelyido ng iyong target. Ng isang beses lamang. Pangalan at apelyido ng iyong target and month, date, and year kung kailan nagiging kayo, nag-on. Halimbawa, kayo ay kasal kasi may nagtatanong. Kung kayo ay kasal, so, yung kung kailan kayo, anong taon, anong buwan, at pitsa kayo kinasal. Kung kayo ay kasal. Isulat mo dito. Isulat mo lang pangalan at apelyido niya ng target mo at kung kailan kayo ikinasal, yung month, date, and year. At kung kayo naman ay engaged na, ayan, engaged na kayo. Kung kayo naman ay engaged na is kung kailan nagiging kailan siya nag-propose sa iyo or kailan ka nag-propose sa kanya. Dito din, yun din ang ilagay mo. At kung kayo naman ay mag-boyfriend, girlfriend pa, ayun, kung kailan nagiging kayo. Isulat mo lang dito. And ayun, kapag nasulat mo na dito, ganun din sa dahon ng laurel, isulat mo din dito ang pangalan at apelyido ng target. And ayun, kung ano yung sinulat mo dito sa papel, ganun din dito sa dahon ng laurel, month, date, and year, kung kailan nagiging kayo or naging engaged kayo or kailan kayo kinasal. Ayun ang isusulat ninyo. And ayun, kaya pag nasulat nyo na, ang gagawin mo lamang, ilagay mo lang ito dito sa loob ng papel, ipagitna mo lang, at kumuha ka ng kunting asin na kahit isang kurot lamang, ilagay mo dito. And huwag mong hayaan na may matapon na asin. Huwag mong hayaan. Kailangan ingatan mo talaga na walang matapon na asin. At kung pwede kumuha ka na medyo malaking papel, para wala talagang matapon kahit isa. Huwag mo talagang hayaan na may matapon dahil hindi maganda kapag may natapon. Kaya mag-iingat ka na walang matapon. And ayun, kapag meron ng asin dito, ang gagawin mo lamang is tupiin mo lang ito na huwag mo hayaan din na maano yung dahon ng laurel. Kaya kung pwede kumuha ka, kailangan talaga isang pagpatupi ng inyong papel is laging nakapunta sa inyo. Hindi pwedeng papalabas. Kailangan ganito lang talaga na papunta sa inyo. And ayun, kapag na ganito na, ang gagawin mo lamang ay ilunod mo lang dito sa baso na merong tubig. Ilunod mo lang. Ayan, ilunod mo lang. And ayun, kausapin mo ang baso. Kausapin mo lang ang baso, sabihin mo, ako lamang ang iyong mamahalin, pangalan niya apelyido, sambitin mo, hanap-hanapin mo ako lagi, kahit saan ka man naroroon, ako lamang ang iyong hanap-hanapin,
at hindi mo makuhang mga liwa at hindi mo ako kayang paglaruan o hindi mo kayang saktan. Ayun, humiling ka lang ng humiling, ikaw na ang bahala kung ano pa ang gusto mong sabihin, mas maraming hiling, mas maganda, and kailangan na isgaling lang talaga sa iyong puso ang iyong mga kahilingan, and ayun, kapag natapos ka ng humiling, ang gagawin mo lamang is ano, ilagay mo ito doon sa inyong altar or ilagay sa ilalim ng iyong kama kapag meron kang kama or kahit saan na pwedeng mapagpatungan nito na walang pwedeng gagalaw o walang sino mang gagalaw nito at wala ding ano, ang tawag nito, walang manggagalaw na baka kunin na mga bata o kahit sino, kailangan na wala ding nakakakita. And ayun, basta't magtiwala ka lang ay tatalab ito sa iyo. And ayun sis, kailan nga ba natin ito kukunin? Kukunin mo lang ito kapag naramdaman mo na tumalab na ang ritual. And ayun, punuin mo lang ang baso dahil ritual, kapag gagawa kasi tayo ng ritual, yung mga ginagawa natin is hindi na normal. Magtataka ka bakit nauubos yung tubig na hindi naman natapon. Kaya normal lang yun, huwag kayong magtaka bakit nauubos yung tubig dahil nagre-ritual tayo and malakas yung araw na ano natin, kumbaga hindi na siya normal. Hindi na siya normal na tubig. May mga kumbaga kapangyarihan na. Kaya ayun, huwag kayong magtaka kung bakit yung tubig natin ay unti-unting nauubos. Kaya ayun, sana ay makatulong ito sa inyo and gawin ninyo ito ngayon dahil Tuesday at gawin nyo rin ito ng Friday. Gawin ninyo and ayun, maghintay lang kayo and huwag ninyo laging iisipin at tatalab ito sa inyo. Basta't maniwala ka lang, walang imposible. And ayun, sana ay makatulong ito sa inyo. And bye-bye everyone. Don't forget to subscribe to my channel guys. Bye-bye everyone. God bless us all.